Let's continue, brother and sisters. Naputol, hindi ko alam eh. Baka may limitation yung ating pag-live. So, hindi ko tuloy na-shout out kayo doon sa ating topic katatapos lang na doon sa Matthew chapter 18 verse 4 and Mark 10 verse 15 and Luke 18 chapter 17. So, ito muli ang inyong brother Malones G. Di ko kasi ngayon kaya panay yung live ko. Kagabi nag-live ako, ngayong umaga nag-live na naman ako. So, let's come and watch and learn. And I want to shout out, please comment kung sino po yung and I will shout out you kung saan po kayong lugar at ang iyong pamilya ay shout out natin ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at pinapanalangin natin na yung virus na yan ay matatapos na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Matitigil na yan. Ang important tayo sa Diyos at huwag mong panik kasi pag nagpanik tayo, yun ang makapagbigay sa atin ng panik, di ba? Don't panic. If you have God in your heart, in your mind, and your body and souls to trust the Lord, always we trust the Lord, okay? So, hindi ko natapos yung shout out doon sa katatapos ng nating video doon sa Matthew chapter 18. Verse 4, hindi ko natapos yung shoutout natin dahil naputol. Mahina ata yung signal. Shoutout ka nung kagabi, ngayon ay papatuloy natin kasi marami yung nagre-request. Yung iba hindi nag-request, isama ko na para hindi sumamanggo. Okay? Umpisa natin kay Sister Roslyn Ramos. Shoutout to you and your family. Kay Sister Sandy Street sa California, USA. Kay Sister Jean Avanel Barsovia. And kay Brother Bruce Crotz dyan sa... Saan nga ba si Brother Bruce Crotz? Sa Cambodia. Shout out sa iyo, Brother Crotz, sa Cambodia. I pray na makapag-vacation ako pag may pira. Dadaan ng Cambodia, okay? And kay Sister Juralina Discaliar Yacolba, kay Sister Juralina Discaliar Yacolba, ito po ay nagbigay siya ng testimony sa akin na he accept the Lord Jesus Christ. She is working in South Korea. So sa mga Yacolba and Discaliar family, shout out sa inyo ang inyong sister at ang inyong anak ay nasa South Korea ay siya ay pinagpala ng Panginoon kaya mahalin niyo siya. kay Bats Ria Quinto dyan sa Hong Kong, God bless you Bats and ingat dyan. At kay Joanne Malones dyan sa Hong Kong, ito ay aking second cousin, ingat kayo dyan. At sa aking second cousin again na nasa Saudi Arabia, kay second cousin Jubilene Malones, kay first cousin Julie Coloma dyan sa may Jordan, sa mga Coloma, yan ay aking second cousin sa my father and her mother ay magkapatid. So she is a second cousin in Jordan. So mag-ingat ka dyan. At kay Sister Madi Baligwat, sa mga Baligwat dyan sa Viera, ay si Sister Madi Baligwat ay nasa Singapore siya. God bless. Mag-iingat kayo dyan. At sa kanyang ka-sister na aking bats na si Ruth Baligwat ay nasa Singapore din. At sa aking tiyahin na si Bibs Malones, hindi ko alam kung sa Tiki siya ngayon o nasa Iloilo. God bless sa iyo, sa aking tita Bibs Malones, Bibi Malones. At kay Sister Pan Dimapilis, sister na sa saan ka, sa Taneri, sa aking dyan sa Davao, kay Victor Acobico sa Davao,
pagpalain ka ng Panginoon. At don't always worry about the problems, because our God is bigger than the problems, okay? Sino pa ba? Kay Sister B Balobal Ama, she is a great woman of God because she is sharing the words of God also. Kaya pinagpala yung mga babaeng ganyan na mahal at una ang Panginoon at ang ating Diyos. Kay Ate Rowena, aba tayo dyan sa Dubai. Kamusta dyan ate sa Dubai? Ate Rowena, ba tayo? Siya ay taga Negros, pero she working in Dubai. Sa ating Sister Eve Earth, pagpalain ang Panginoon, at saka kay Sister Ruby Gonzalez, at kay Legion Sumunda sa Dabao, Sister Lynn, this is the great woman of God. She loved the Lord our God. And kay Sister Leonora Palabrica, shout out at sa aking mga kapatid sa Abiera at sa ang lalaking kapatid dyan sa Maylabuna, kay Rodney at sa Gerald. So, kailangan yung bumalik sa Diyos at manalig ang tama sa Kanya, at para kayo ay pagpalain. Kung anong pagpapala ng Diyos sa akin ay ganun din ang gagawin ng Diyos sa inyo kung kayo ay magbalik loob ng buong puso at ng buong kaluluwa. Diba? Kailangan talaga natin magbago. Kasi kung puro lang tayo bahala ang Diyos, ay wala pong bahala ang Diyos. Ayon nga sa kasulatan, ay tayo ay hatulan sa ating mga sekreto mga gawa. Revelation chapter 21 verse 8. So, yun lang ang masishare ko sa inyo, at na-shoutout ko na kayo. At yung magpa-shoutout sa sunod ay mag-comment na lang, at isasama ko kayo sa shoutout. Okay? So, ano nga ba? Tungkol na yan sa pag-lockdown-lockdown sa Manila na yan. Don't be worried. Okay, magpanik. Ipagsinabi nga natin si Jesus ay is coming soon, wala nga nagpanik, di ba? Mas matindi yun pag bumalik si Kristo. Pag bumalik si Kristo, siguro. Ayon nga sa Kanya ay walang maliligtas na mga tao. Yun lamang ang sumunod sa Kanya, at yung kaluluwang nanalig sa Kanya. Diba? Yung katakutan natin ay yung pagbabalik ng Panginoon. Kasi yung matindi, ano ba matinding mangyayari doon? Magkaroon ng napakatinding earthquake na hindi pa nangyayari mula nung una. Brother Kings, I'm live now. Yes, that's Brother King from Uganda. Aking mga ka-board with mga katrabaho dito sa abroad. So kahit saan man tayo, at tayo pag may Diyos, ay huwag tayo matakot. We always trust the Lord. Ayon nga sa Kanya, don't be afraid and dismayed. I am always be with you. Diba? Ako dati, lagi din ako nag-worried sa buhay ko. Paano na ang bukas ko? Paano na? Diba, lagi tayong may katanungan sa ating isip. Kung anong mangyayari, kung anong ating kinabukasan. Ito tandaan nyo, guys. Brother and sisters, amigos, amigas. Ito yung pinakatandaan nyo. The Lord said, nung natandaan ba ninyo ng si Isaac ay inoper ni Father Abraham sa Diyos ay tinisting. Nagtanong to si Isaac kay Father Abraham, "Father, where is the lamb offering? We have fire here and wood, but we don't have offerings." And the Lord and Father Abraham said, "God will provide." O, diba?
So, nung saksakin niya na si Isaac para i-offer, and the Lord talked to Abraham that stuff. And after that, may rams doon na nakasabit sa punong kahoy. Yung kanyang horn ay yung kanyang sungay ay sumabit doon sa punong kahoy. So that's why we must not afraid. We always trust the Lord because He always providing us what our needs every day. Don't we worried about tomorrow because God will provide, okay? And the important thing is we must trust Him with our hearts, body, and mind, and soul. We love the Lord our God with all our mind, hearts, body, and soul. Diba? Yun ang importante sa ating buhay. Baka sabihin ng iba, kasalanan din niya. I am a sinner. But when I found the Lord, He changed me. I admit that I am a sinner before. But one thing, brother and sister, I will tell you that if you change everything, even your life. Yun ang tinatawag na we must born again. Bakit? Maging born again. What is the born again? Nung tinanong na ni Nicodemus si Jesus Christ na kung kailangan pa bang bumalik doon sa tiyan ng nanay ko para ipanganak muli? Ano bang sagot ng Panginoon sa kanya? Ang ibig sabihin ng pagiging born again ay magbago. So we got baptized. Kung ilublog ka ng buo sa tubig, a new person according to the scriptures, di ba? Ikaw ay bagong nilalang ng Diyos because you change your life. You be converted. Yung nga sa topic natin kanina, we must converted as a child. Natanggapin ang Panginoon. Kailangan natin maging isang bata para tanggapin ang Panginoon, di ba? Kasi pag hindi tayo tumanggap sa Panginoon ng tama, ay wala po tayong kaligtasan. Hindi natin matagpuan ang kaharian ng Diyos. Sa huling araw ay tayo ay tatayo ng individual ng isa-isa sa Kanya. At hatula tayo ayon sa ating mga nagawaan, kasalanan, even we are good in the sight of the people, but in our secret sin, only God knows about that one. That our secret sin with the Lord, He is punished us and judged us according to our secret sin, di ba? Anong sabi niya ng Panginoon dito sa John chapter 3? Kung may mga tanong pa kayo, huwag kayong mahiya mag-chat, mag-comments dyan. Si Nicodemus din sa John chapter 3, ang sabi niya dito ay, there was a man, the Pharisees, named Nicodemus, ruler of the Jews. Itong si Nicodemus kasi mataas itong katungkulan ito eh. Isa siyang Pharisees o pari sa Jerusalem nung araw. Siya ay nagtuturo ng tungkol sa Diyos. Ngunit ito siya ay nagtanong kay Kristo. Pumunta siya ng gabi na mag-isa lang kay Kristo at tinanong. Tapos, sinabi niya dito sa verse 2, chapter 3, verse 2 sa John, the same came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that thou art teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Tinanong niya si Jesus Christ na, Rabbi, ibig sabihin ng Rabbi ay Master or Lord. Ikaw ay nagtuturo ng galing sa Diyos at walang makagawa ng ibang miracles kundi Diyos lamang. Kung walang ibang makagawa ng miracles kundi galing sa Diyos, sabi ni Nicodemus nito eh. Ito si Nicodemus ay Pharisees nito.
And sinagot siya ni Jesus dito sa chapter 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O diba? Kung hindi ikaw ay magbago o born again, ibig sabihin nito, ang born again kasi pagbabago ng ating sarili. Hindi yung babalikan dun sa tinananay mo at ipanganak ka muli. Hindi yun ibig sabihin ng born again. Ang born again ay baguhin ang ating sarili, di ba? Para tanggapin ang Diyos. And Nicodemus, sabi siya muli dito sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? O di ba, tinanong niya muli. Sabi niya, paano tayo maging born again ay kahit patanda na ay babalik pa ba tayo sa tiyan ng ating nanay at ipanganak muli, sabi ni Nicodemus sa kanya. At sa verse 5, sinagot siya ni Jesus dito, And Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and by the Spirit and cannot enter the kingdom of heaven. So, sinagot siya ng Panginoon dito na sinasabi ko sa iyo na kung hindi ka isang maging born again, maging ipinganak sa tubig at sa espiritu, you cannot enter the kingdom of God. Ano ba ibig sabihin no? Kailangan mo mang babaptize para tumanggap ng banal na espiritu. Kasi yung banal na espiritu, yun ang mag-guide sa atin. Yun ang mag-turo sa atin sa paglakad, sa ating pagbabago sa ng buhay. Kasi pag tinanggap mo na at pag nagbago ka tapos bumalik ka ulit doon sa dati mong gawain, ay napakalaking kasalanan yun. Ay yun ang iyong walang kapatawaran. Pag tinanggap mo na ang Panginoon na nagbago ka na tapos bumalik ka doon, ayon nga doon sa sinabi niya kung nababasa sa ibang scriptures na pinalayas mo na yung demonyo ng isa lang siya, pagbalik noon magdala na yan ang pito yun. So mas matindi yun, di ba? So, sana ay may natutunan tayo. Sabi niya dito, diretsuhin natin dito sa verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Okay, tayo. Kung ipinanganak ka sa laman, sa laman. At kung ipinanganak ka sa espiritu, ay sa espiritu. Ano ba ibig sabihin nyo? Ipinanganak tayo ng itong laman. Di ba? Ang laman ay physical body natin. Ipinanganak tayo ng physical body. So, hindi tayo pinanganak ng espiritu pa, ng spiritual. Kasi nga, makasalanan pa tayo eh. Hindi pa tayo pinanganak ng spiritual kasi nagkaroon doon kay Cain ng pinatay niya si Abel, di ba? Kaya yung kasalanan ay nandiyan pa rin. So, ito ang ibig sabihin ni Kristo dito na kung ipinanganak tayo sa laman ay ipinanganak tayo sa espiritu ay sa espiritu. Ang ibig sabihin nun yung ating physical body na ipinanganak ng ating magulang tayo ay physical body, hindi pa tayo pinanganak ng espiritu. So that's why we must be baptized na i-submerge sa tubig at pag inahon tayo ay magiging new person or magtanggap ng banal na espiritu para lumakad ng spiritual dito sa lupa at hindi na tayo magiging katulad dati sa ating physical na gawain, sa ating physical na anyo dati na tayo ay hindi pa nakakilala ng lubos sa Diyos. Diba? Ganon yun. And sa chapter 7, today, he must be born again. You say, he must be born again. Yung sa sinabi natin doon kanina sa Mateo chapter chapter 18 verse a little child to accept the Lord. Kasi pag hindi tayo magiging isang tulang bata na ay hindi nga, diba? Kaya marami tayong mali no at sa ating mga magulang. Kung ikaw tunay na apostolic children of God at ikaw tunay na tao ng Diyos, kailangan tanggapin mo
at dapat mayroon ka rin to.